baya hawa, isaya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak wartawab, abaya hawa. Bawak wartawab, abaya hawa. Kal halal, abay hawa alhayang. Kal halal, abay hawa alhayang. Bahasa masyayak yawasay. Bahasa masyayak yawasay. Bahasa mraw kakadas. Bahasa mraw kakadas. Kwam yasharala elda oper maharlika Philippines. Kwam yasharala elda oper maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Tawada abay hawa. Yaman. Yaman. So, bago tayo magsimula dito, nandito na tayo sa chapter 60 up to chapter 64. So, sunod-sunod yan, nabugog inok. So, babatiin natin ang ating kapwa Hebrew Israelite remnant na nandito sa ating bansa ngayon. Una sa lahat kay Pastor Jonard Van Yasharala, Kabasag. Kumusta kayo dyan? Kay Mark, kay Pastora Angie, o sa mga elders dyan, nasa mga taga Digos, Davao del Sur. Kumusta kayo mga remnant Hebrew Israelite? At sa Cebu, kay Pastor Sabadya Ala, dinalaw sila ng ating mga Hebrew Israelite, Tribe of Judah from USA. The True Nation Israelite. So, batiin natin si Bishop Banaya. So, yan ang friends ko. May iba, tatlo silang bishop. Kailangan yung dalawa, hindi ko pakilala. So, sila yung mga remnant Hebrew Israelite sa USA, the Tribe of Judah. So, isang araw, naka-uwi na sila sa Amerika. So, at sa doon sa Ahoy, Iloilo, kay Pastora Meldy Masohol. So, kumusta kayo dyan? Mga remnant Hebrew Israelite, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag manghina. Lalong lumalakas kasi nandito na sa ending. So, ang anti-masyayak nandiyan na sa Israel na kasama sa mga Edomite Jew. So, alam ni Prime Minister Netanyahu at nandiyan na ang anti-masyayak kasi yung nakatira sa Israel hindi naman totoong tribe of Judah yan eh. Hindi totoong Hebrew yan. Mga lahi yan ni Esau, mga Edomites yan. Sila ang nagpwisto doon. So, pag maitayo ng third temple, kasi nawasak na yung mosque ng Palestinian, uupo na. At ito yung mangyayari na nakikita ni Enoch dito yung portion na ito ngayon topic natin. Nakita niya ang pangyayari in advance ha, sa mga pangitain. Yung mga buto niya natunaw daw. Mamaya makita natin. Grabe, hindi nakayanan ni Enoch. Bumagsak din siya sa takot, matinding takot. Pati mga anghel nga, takot din eh. Sa nangyari sa darating na future pala na mga yung Great Tribulation, lalo na yung Battle of Armageddon. Grabe, nanginginig ang mga anghel sa takot. Pati si Enoch. Mamaya madana natin dito ngayon. So, batiin naman natin ang Yangan is sa Lanao del Norte kay Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo dyan? Tuloy-tuloy lang tayo. Mangaral, mag-evangelize. Dahil ang mundo ngayon, daya talaga. Because of the 66 book na fake Bible. Faking Biblia. Nakarang araw, kachat ko yung matinding debatidor ng Christian eh. Pastor, si Pastor Lino. Dami, sabi niya, dami daw napataob niyang mga nagdidebate. Yung mga Muslim, talo niya lahat, halos talo niya. May gift talaga, sabi ko. Parang ikaw na pala si Suriano ngayon.
Elie Soriano, inamo din na yung kunyeng dibati. Sabi na, dibati tayo. Ipoprobe ko na maniyang sa'yo. Sabi ko, sige, balang araw, magtagpo rin tayo. Nakasama ko yan sa ano, Alibugang anak eh. Yung Pastor Lino na yan. Ngayon, batiin natin si Pastor Jerry Mayagma sa Bato CI, Sambuanga der, Sambuanga Sibugay. Salamat Pastor sa tithes mo na tulong natin sa pagbayad ng Google Translator. Bayarano. Salamat sa tithes mo pinadala dahil yun talagang medyo kasi pag translator kasi na walang bayad, hindi mag Babylonian pa rin ang lalabas ng mga pangalan eh. So, kaya mo naman dictionary ngayon, pati Webster dictionary eh. Talagang yung sa original na alahayam, God talaga bumagsak. Pero pag magbayad ka, iba, talagang negosyo talaga pala. Negosyo, lahat negosyo. Pati sa mag, ano ka, yung mag-editing, may bayad din. Salang may bayad. Pero kung may libre naman, kaya lang, hindi ganong, ano, hindi ganong epektibo. Yung premium kasi ang may bayad. Kasi very special eh. Very special. Talagang VIP ang labas mo. Very important person. Pag may bayad. Iba talaga pag may bayad kaysa walang bayad eh. May mga libre naman, kaya lang. Ano eh. Sabi naman ni Pastor Sabadya Ala, doon daw sa Integram, yung premium doon, libre daw. Tinistingan ko, hindi ko naman makita eh. Sa groom yun eh. Sa groom makakuha yun eh. So, okay. So, sa Caloocan naman, ating Mother Assembly, so, kumusta kayo dyan, mga taga-Caloocan, mga Remnant Hebrew Israelite, sa kay Pastor, doon sa boundary ng Malabo na Butas, Pastor Ricky De Los Santos, at sa mga pastoral staff sa Caloocan pala, si Pastor Orly Magbanwa, Pastor Ping Oliveros, at Pastor G.R. Carbonell. At sa Bulacan, doon sa Prayer Mountain natin, si Pastor Nel Malabayabas, siya ang nagbukas ng gawain doon. May daughter assembly pa doon sa Santa Maria, Bulacan. At batiin natin ang kaibigan kong sa Ethiopia, sa Africa, si Akia, J. Hoshia. Yan. So, medyo hirap talaga sila doon rin. Humingi nga siya sa akin ng pambili ng cellphone, no. Hirap talaga sa Afrika. Pero sa Amerika, mayaman. Pero sa totoo lang, ang Afrika, Ethiopia, ang Bible nila, 120. Dati, 88. Kasi brother canon eh. Pero yung Tiwahedo Church, Orthodox Tiwahedo Church, 81 lang. So, ang nangyari kasi doon, medyo mahirap talaga ang Afrika. Parang katulad na sa Pilipinas. Ang mga Hebrew Israelite naman sa Amerika, medyo may kaya kasi mayamang bansa ang Amerika. Kaya lang problema sa Hebrew Israelite doon, nakadepende lang sila sa 1611 Bible. 80 books. Ayaw nilang Book of Enoch, Book of Jasher, Book of Jubilee. Wala, wala. Ito mga mamahirap na bansa, yun pa ang nakakuha ng complete. Pero itong mga, kasi may pera eh. So, at saka, ewan ko, ang revelation kasi ni Abba Yahawa, kung saan yung mga bansang mahirap, doon siya tumulong. Doon niya i-reveal ang kanyang ano eh. Lalo na dito sa Silangan. Ang Ibong Mandaragit, dito Silangan eh. Ang nasa prophecy eh. Hindi lang isang Ibon Mandaragit, maraming Ibon Mandaragit yung nangangaral talagang matapang na hindi natatakot, hindi nahiya sa tunay niyang pangalan. Pero yung mga may alam pero duwag magsabi, hindi yan Ibon Mandaragit. Ibong tumatakbo, Ibong tumatakas. Duwag eh. Pero ang Ibon Mandaragit talagang dadagitin ka, matapang talaga yan, mangaral. At saka hindi matakot. Talagang sabihin niya, ang tunay na pangalan ng ating Creator, si Abba Yahawa, nagkatawang tao, siya si Masyayak Yahawashay.
Hindi niya ikahiya sa lahat ng mga tao, kahit sinong kaharap niya. Pero ang iba kasi, natakot, silent. Yan ang ibong duwag. Ibong tumatakas. Pero ang ibong mandaragit, walang takot yan. Yan po ang mandaragit. At ang ibong mandaragit, hindi lang isa, maraming mga ibon. Pero particularly dito talaga sa Silangan, itong bansa Pilipinas. Okay. So, dadako na po tayo. The first book of Enoch, chapter 60 and 64 will be our study. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 64 at 64 na ating pag-aralan. Wala si Pastora, may karamdaman. So, ako na lahat magbasa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 64 talatang 1-25. Sa taong 500, sa 7th buwan, sa 14th na araw ng buwan, sa buhay ni Enoch, sa talinghagang iyon ay nakita ko, sabi niyo nga, kung paanong ang isang malakas na pagyanig ay pagyanig sa langit at ng mga langit at ang hukbo ng kataas-taasan at ang mga anghel 1,000,000 at 10,000 o 10,000 ay nabalisa. Biro mo, nabalisa. Dami ang anghel, ha? At matinding pagkabalisa. Mga anghel yan, ha? Nabalisa. Nagyanig. Ito na yung sa, ano eh, sa Battle of Armageddon. Nakita ni Enoch, ha? In advance. At ang pinuno ng mga araw, si Yahweh siya ito, tinutukoy, ay nakaupo sa luklukan ng kanyang kaluwatian. At ang mga anghel at ang mga matuwid ay nakatayo sa palibot niya. Wow! Yan ang advantage. Yung mga matuwid, yung mga elect, nakatayo palibot kay Mashiach Yahawashay. Pero yung pagyanig ng langit, grabe mga anghel, nanginginig. Oh, matinding pagkabalisa. Mga anghel yan, ha? Mamaya kay Enoch, ano naramdaman niya? At isang malaking panginginig na sumapit sa akin at ang takot ay humahawak sa akin at ang aking mga balakang ay bumigay at ang aking mga buto ay natunaw at ako ay nasubasog. Buto, ha? Natunaw. Tapos, ang balakang niya bumigay dahil sa nakita niyang takot yung nagyanig ang kalangitan. At si Michael ay nagsugo ng isa pang anghel mula sa gitna ng mga banal. At binangon niya ako. At nang ako ay binangon niya, ay bumalik ang aking espiritu. Sapagkat hindi ko nakayanan ang tingin ng hukbong ito at ang kaguluhan at ang pagyanig ng langit. At sinabi sa akin ni Michael, bakit ka nababagabag sa gayong pangitain? Pangitain lang yan, ha? Ang aktual dito, yung Battle of Armageddon. Pangitain lang, pero ang tindi na. Hanggang sa araw na ito ay tumagal ang araw ng kanyang awa at siya ay naging maawain at mahabang pagtitiis sa mga nanirahan sa lupa. Mahaba talagang pagtitiis ni Abba Yahweh. Ganon, sa tinding pasaway ng mga taong nanirahan sa mundo. Ang mga tao naman, kampante naman sila dahil sa 66 book, ito na ito. Hindi nyo alam, piki po yan na Bible. Huwad. Ang tawag dyan nga, Satanic Bible. Kasi bakit? Yung mga pangalan dyan ay mga pangalan ng Satan na galing sa
fallen angel. Yung fallen angel, siya ang naging Satanas eh. At saka hindi lang Satanas, maraming mga Satanas. Ayon sa Book of Enoch. Pero sa 66 book, isa lang Satanas binanggit, si Lucifer lang daw. Pero mo ha, niling lang ang tao. Isa lang daw, isa na Satanas, parang isa lang. Oh. Ano na yun? At kapag dumating ang araw at ang kapangyarihan at ang kaparusahan at ang paghukom na inihanda ni Yahawa ng mga espiritu para sa mga hindi sumunod sa matuwid na batas, ha? Hindi sumunod sa matuwid na batas. At para sa mga tumatanggi sa matuwid na paghatol. Mayroon talagang tulibagbag, swael, sutil. At para sa mga tumanggap, ito, mag-iba to, may mga tumanggap. Walang kabuluhan ang kanyang pangalan sa araw na iyon. Walang kabuluhan. Kasi hindi lang, sino ba yung Yahawa na yan? Sino ba yung Yahawa siya na yan? Yahawa siya, parang hapon eh. Yahawa, Kaasai, Kawasaki, Yamaha, Honda. Parang yaga-yagaan pa nila. Tapos sino ba yung Yahawa? Parang Yawa yan eh. Biro mo? Kasi para sa kanila, nakasulat dito na para sa mga... walang kabuluhan ang kanyang pangalan sa mga araw na iyon. Ise, nakita nyo kayo nanonood sa YouTube channel? Hindi nyo, walang kabuluhan ang pangalan sa tunay na pangalan ng Creator na si Abba Yahawa. Nagkatawang tao si Yahawa siya eh. Sabi niya, hindi namin kilala yan. Eh kasi tinago ang original Bible eh. Yes. Nakumuha sila, doktoritin na. Corrupted na. Pinalitan na ng mga pangalan ng fallen angel. Yung sinamba ng sangkatauhan, mga fallen angel o Satan. O dragon. Diba sabi sa Revelation, sinamba ng sangkatauhan ang dragon. Ang matandang ahas. Sinamba nga. Pero hindi niya alam na, hindi, tama itong God, tama ito. Si God real, si Satan yan. God real, si Lord, si Baal. Ngayon, saan ba tayong banda na tapos? Dito? Para sa mga hinirang. Para sa mga hinirang, ang tipan. Para sa mga hinirang, ang tipan. Ngunit, para sa mga makasalanan, ay isang pagsisiyasat. Siyasatin pa natin ito, parang hindi ko maniwala. Sa mga makasalanan ha, kayong mga siyasatin natin yan, para namang hapon yan eh. Piki naman yung Yahawa, parang Yahawa. Siyasatin pa nila. Pero para sa mga hinirang ang tipan, walang problema. Kita mo, kayo nanonood sa YouTube channel. Kasi kinagisna na ninyo yung 66 book. Na hindi nyo alam, nalinglang ni Satanas ang sangkatauhan. Nagsamba kay sa dragon, kay Satanas, matandang ahas, ang sangkatauhan. Di ba nyo naisip yan? Aywan ko. Ngayon, saan banda tayo? Ito na, 7. At sa araw na iyon, ay naghiwalay ang dalawang halimaw. Isang babaeng halimaw na nagngangalang Libyatan. Babae pala Libyatan? Di, pwede siya babae, pwede siya lalaki. Sa kanila yung mga fallen angel, mga dyan yung nagsimula sa kanila mga bading eh. Yan. Kasi wala silang gender sa langit. Pero pag bumaba sila, magkaka-gender sila. Magpili na sa anong gender. Minsan lalaki sila, minsan babae sila, minsan lalaki naman uli. Bayot nga, bakla, tumboy. Isang babaeng halimaw na nagngangalang Libyatan. Upang tumira sa mga kalaliman ng karagatan sa ibabaw ng mga bukal ng tubig. Yan. Naghiwalay ang dalawang. Hiwalay. Sino ba yung isa? Ngunit ang lalaki ay pinangalan ng Behemoth na nanirahan sa isang wasak ng ilang na pinangalan ng Duidain at ang silangan ng hardin ng mga nanirahan ay ang mga hinirang at matuwid kung saan dinala ang aking lolo, si Adan. Ang unang tao na nilikha ni Yahawa ng mga espiritu. At nakiusap ako
sa isa pang anghel na ipinakita niya sa akin ang kapangyarihan ng mga halimaw na iyon. Kung paano sila pinaghiwalay sa isang araw ay tinapon ang isa mga kalalimang dagat at ang isa sa tuyong lupain ng ilang. So, si Bimoton sa tuyong lupain ng ilang. At sinabi niya sa akin, ikaw na anak ng tao, dito mo mahanap kung ano ang nakatago. Si Bihimot sa ilang. Oh, si Libyatan sa ilalim ng dagat sa may bukal na tubig. Ngayon, eto si Libyatan. Libyatan image. Ah, si Libyatan, oh, pulang mata. Ayan, si Libyatan. Ayan, si Libyatan. Klaro ba ninyo dyan? Sa YouTube channel, nanood? Oo, oh, Libyatan. Look like, yan. Dragon na isda. Oo. Oh, dragon na isda. Oh, yan, si Libyatan, oh. Ngayon, eto naman, oh, si Libyatan, fallen angel yan, oh. Diyo, lalaking tsura. Kasi minsan lalaki, pinsan babae, oh. Animang mata. Oo. Oh, yan, oh. Animang mata, walang bunga nga, oh. Oo. Ayan. Prinsipe siya sa impyerno, si Libyatan. Prince of Hell. Alam ba ninyo, ang katauhan ni Jesus Christ ay 10 fallen angel at isa doon sa loob niya ay si Libyatan? Dalawa ang prinsipe ng impyerno, si Libyatan at saka si Dagon. Ngayon, biro mo ha? Sabi niya, may power, may power. Biro mo naman 10 fallen angel sa katauhan ni Jesus Christ. Hindi niyo alam yan? Masyadong minamahal niyo kasi hindi nga niyo, hindi kayo nag-research kasi. Ang i-research natin yung original Hebrew, original Bible na Hebrew. Titingnan natin ano ba talagang nakasulat. Dahil laging sinasabi ko yon, tama yung Proverbs ni Rizal eh. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Kailangan lingunin natin ang pinanggalingang Bible, yung original. Ano bang nakasulat doon at ano ba ang nakasulat din dito sa bagong Bible, itong 66 book, na popular sa buong mundo, na milyon ang naniwala, i-compare mo. E doon ka maniwala sa original, hindi yung galing na sa approve na ng Vatican Canon Law. Eh, kinanunayos na kasi ito ng Vatican Canon. Bakit ang Ethiopia, dalawang canon doon? Brother Canon at saka Naro Canon. Dito, Vatican Canon lang, isa lang. Ngayon, ito mga born again Christian, assuming sila, na kapag mamatay sila sa langit mapunta, paano kayo sa langit mapunta na ang inyong pinaniwalaan, isa sa loob ni Jesus Christ, ito si Libyatan, prinsipe ng impyerno, the Prince of Hell. Diba, sabi doon sa Proverbs Maasano, na may dahan na patumatuwid na para ang akala nila ano, pero ang dulo pala kapahamakan. Yan yun. Akala nyo, okay tayo, sure na tayong ligtas kasi tinanggap ko si Jesus Christ. Oh, nandito sa puso ko, binago ng buhay ko, naghimala siya sa buhay ko. Pero magugulat kasi impyerno ang bagsak mo. Hindi ka babagsak sa komunoy, hindi ka babagsak sa kangkungan, sa dagat-dagat ang apoy. Magugulat ka. Kasi yung pangalan na inaasahan ninyong Jesus Christ ay isang 10 satanas ang nasa loob niya at 4 na hayop. Baboy, kabayo, butiki. Yung Jesus na hayop sa Hebrew na dictionary, kabayo. Yung G, yes. Yung sos, kabayo. Yes. Kabayo, Jesus. Sa Latin naman, dictionary, yung ye, G. G ay yes pa rin. Ang sauce, baboy, yes, baboy. Pero sa National Geographic, ang Jesus Christ ay butiki. Tapos, ang Jesus Christ din ay isda. Hayop! Nabasa ninyo sa Revelation, di ba? Miyang masumamba sa hayop ay ang bagsak nila, dagat-dagatang apoy. Sumamba sa hayop. Eh, sino yung hayop na sinamba?
na halos sinamba ng buong sangkatauhan, Jesus Christ. Yan ang sabi ko sa inyo, na sinabi ng sinabi ko, hindi kayo naniwala kasi hindi pala nakasulat ang pangalan nyo sa Book of Life. Kasi kung nakasulat ang pangalan nyo sa Book of Life, maniniwala kayo. Bakit ang iba naniwala? Sa YouTube channel, may sa Canada, nag-chat sa akin. May sa USA, magpabautismo. Sa pangalan ni Abba Yahawa, Yahawa siya eh. Tagalog yung preaching ko, pero may tindihan. Gitranslate nila, may translator eh. Para maging English na ang sinabi ko. Katulad ng high-tech na nga ngayon, katulad ng Hebrew Bible. Matranslate kong Tagalog, matranslate kong English, matranslate kong Cebuano, kahit anong lingwaheng gusto mo. Kasi high-tech na nga ngayon, that's why nabibisto na ang kalukuhan ni Satanas. Eh kung noon pa, nung araw pa yung mga high-tech na kagamitan na yan, di nung araw pa natin nalaman. Pero dahil itong mga huling oras na nalalaman natin, na high-tech na doon, nalalaman na, naku, grabe pala. Ito namang iba, masyado nang napamahal na talaga sila, pero napamahaga, hindi nyo alam yung minamahal ninyo, yung Satanas yan. Naghimala kasi, hindi naman makaling lang si Satanas kung walang power. Kasi fallen angel yan, may power yan eh. Yan ang nakakalungkot eh. Pero bahala kayo. At least, ginawa na natin ang trabaho natin. Wala na tayo sagutin sa kanila. Ngayon, tuloy tayo. Ah, si Behemoth. Ayan, si, ano, si Bahumit. Ah, Behemoth o Bahumit. Pero Behemoth yung ano nito. Ah, sa Buko Binog, Behemoth ang ano, oh, worship Satan. Ngayon, ang question dito, sino ba to? Wala rin kamalay-malay ang mga tao nito. Grabe. Ah, yan ah. Hell, Satan. That satanic temple. Oh, simbahan ni Satanas ha. Si, oh, si Behemoth yan. O Bahumit. Ngayon, sa Israel ngayon, na mga Edomites, bansang Israel, pero ang nakatira, hindi talaga totoong Hebrew Israelite, kundi sila ay mga Edomite, mga lahi ni Esau. Ayan, oh. Mga itim na sombrero, kasi ang Roma pala, puting sombrero pala sila. Ang Roma. The Roma is ang puting sombrero. Ang Israel namang peke ay itim na sombrero. Ayan pala, na binanggit doon sa ano na puting sombrero sila pala, to, Roman Empire, oh. Ngayon, sa Revelation chapter 2, verse 9, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them, which say, they are Jew and are not, but are the synagogue of Satan. Synagogue of Satan. Bakit synagogue? Si Behemoth, oh. Ayan, no? Nasa templo na isang ba na? Pero actually, yung ginagay nila dito, si Yeshua, eh. Kasi modern, ginamit na. Pero ang Yeshua, nanggaling yan sa Yahawashai. Ang Yahawashai kasi, pag English mo, Joshua. Pero pag Yeshua na, pag English mo, Jesus. Ang English ng Yeshua ay Jesus. Pero ang English ng Yahawashai ay Joshua. Ngayon, oh, sa Vatican, the secret, the Vatican doesn't want you to know. Ayaw nilang malaman na sikreto sa Vatican. Ayan. Ang sinamba nila ay si Behemoth. Ganon din sa Peking Hebrew Israelite. Di ba po, linitin siya, may pakpak sa likod, kambing ang ulo. Ngayon, ayan. Si Behemoth, si Jesus Christ. Ang sabi nito, those who knelt before this image deliberately worship Satan.
Those who knelt before this image ignorantly worship Satan. Ang mga pastor talaga sa mga born again Christian, mga protestante, except sa Roman Catholic, tanggap naman nila. Pero mga member, walang kalam-alam yan eh. Ignorante talaga. Kasi hindi nga nag-research eh. Ang sinamba nila ito. Pugi. Worship Satan. Si Sari Burguia yan, ang image yun ha. Ito si Behemoth, tingnan mo. Talagang likas talaga nila, oh. Deliberately worship Satan. Oh, yan. Yan ang ito. Church sa, no, sa Amerika. Naka-image talaga, may bata na nakatingala. Ngayon, tingnan mo naman, oh. Yung kamay. Satan has many names. Kasi maraming namang pangalan na Satanas. Kasi maraming Satanas eh. Maraming fallen angel eh. Yung lahat ng mga high-ranking angel na binagsak, sila ay Satan. Ang mga mababang ranggo, mga demons. One of them is Jesus. Yan. Tingnan mo ha. Pinaghalo ang mukha. Today, Jesus. Si Behemoth. Sino si Behemoth ngayon? Jesus na ang pangalan. Hindi na Behemoth. O Basumit. Kayong nanonood sa YouTube channel, tandaan ninyo, kaluluwa po ang nakataya natin dito. Pero sa tingin ninyo, masyado kayong paniwalang paniwala sa 66 book na na-compile ng Vatican Canon Law. Canonized to, hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Kasi si Martin Luther, nag-translate sa Bible, German lahat yon, Old and New Testament to German. Para sa, kasi German si Martin Luther eh. Pero si John Wycliffe, gitranslate niya ang Bible mula sa modern Hebrew Old Testament at New Testament Greek na. Kasi nung ano, ang original Bible kasi na 777 box, nagpili lang sila at gitranslate nila from original ancient Hebrew Bible to modern Hebrew Bible. Tapos ang New Testament ginawa lang Greek. Sabi nila original New Testament Greek, hindi, Hebrew pa rin. Ang mga apostol is Hebrew. Si Yahweh siya ay Hebrew. Ang Greek doon si Lucas lang. Ang salita nilang panahon na yon ay Hebrew Aramaic. Ngayon, yung gitranslate ni John Wycliffe ng first English version, ang English na, kaya lang, nung panahon, ano ba yon eh? 182. Kay ano yon? 182 kay ano yon? Kay si Jerome pala yon nag-translate. Gitranslate na puro Latin lahat. Tapos doon sa Latin naman gitranslate ni John Wycliffe pala ay noong ano na 1382. Tapos 1524 nagkaroon na ng letter G. Kasi ito kay Grammarian kasi ito si Giorgio Trichino. So ang gi-improve lang niya ang mga lingwahe noon. Wala naman siyang kilalaman sa mga religious ano. Nagkaroon lang siya ng liturgy na mga alphabet, magkaroon ng mga liturgy na. Pero ang Greek at saka yung Hebrew, wala talagang liturgy yon. Pero ang iba, yung English, yung ibang mga lingwahe sa iba-ibang bansa, may liturgy na siya. Espanyol, may liturgy na. Pagdating ng 1525, si William Tandel nag-translate na ng English from Latin, Old Testament, New Testament Latin, to English. That's why nandoon na yung Jesus. Kasi before one year, mayroon ng liturgy. At yan ang pinaniwalaan ninyo, mga translation. Pati yung 1611 nga, galing kay John Wycliffe yun eh. Kinuha. Jesus pa nakalagay ito. That's why na Jesus nakalagay, walang Jesus. Kasi kinuha, doon nila kinopya sa
kay John Wycliffe. Tapos, yung 80 books na 1611, ginawang tinanggal ng Vatican ng 14. Vatican, without explanation. Vatican Canon, tinanggal nila ang 14 para maging 66. Sila yon ang pakana doon para ito sa inyong mga Protestante. Pero sila naman, 73. 73 kami. Pero sa inyo, 66. Sino ang pakana doon? Vatican Canon Law. Nakalagay doon, tinanggal ang 14 ng Vatican without confirmation at without reasoning. Sino nagtanggal Vatican Canon Law? At bilagay pa doon na hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, kinakahon talaga kayo sa 66 book. Para kayo ang career ng 666. Pero ang Catholic, hindi sila career. Kasi 73 sa kanila eh. Pero mo naman si Adan, nilikha sa pang-anim na araw, number 6 ang tao, tayong tao number 6. Tapos nagbasa ka ng 66 book, dalawang 6 plus ikaw 6, tatlong 6. Sabi ng Katoliko, sila ang 666. Kami hindi, kasi 73 plus kami 6, tapos 73, 673. Sila, 666. Pinagtawanan lang kayo ng Katoliko. Tapos sabi, wala kaming idolatry, walang idolatry. Naglagay kayo ng cross, walang tao raw, pero gilagyan nagtila. Idolatry yung cross, walang tao. Symbolic ng Pauline Angel yan. Tapos yung tila gilagay yung symbolic ng ahas. Pinagluloko ito namang Bishop Pastor, ikang dibitador na si Pastor Leo. Mag-aral pa more kayo. Magaling ka mga tuwiran, parang si Eli Soriano. Pangatuwiran yan sa demonyong pangatuwiran. Nako. Kawawa. Kawawa ang mga kaluluwang pinagdadalan nyo sa impyerno. Dahil isasahan ninyo na sa langit kayo mapunta, pero yung nagdalan yung sibyo nyo, hindi naman taga-langit yan. Eto yun, oh. Today, Jesus. Sino yan siya? Si Basunit. Behemoth. Si Behemoth. Si Bakumit or Behemoth. Oh, yan. Tingnan mo. Oh. Jesus mukha. Oh, tingnan mo. Oh, Behemoth. Jesus is Ha-Shatan. Ito yung Ha-Shatan. Ito, Hebrew to eh. Ang Ha kasi, dahayan siya eh. Shatan, Hebrew. Satan yan. Ibig sabihin, Jesus is the Satan. Sa Tagalog, Jesus, siya ay si Satanas. Sino si Jesus? Siya si Satanas. Kasi siya si Behemoth. Nagtago siya sa magandang imahe ng mukha. So, ayaw ko, basta, gampanan namin ang tungkulin nyo. Maniwala kasi hindi, wala na kaming sagutin sa langit pagdating ng judgment day. Kasi ginampanan na namin. Ngayon, ito na lang ang aming pagtiyagaan. Talagang nangaral. O, ito. Sa verse 11 tayo. At ang ibang anghel na sumama sa akin at nagpakita sa akin ng nakatago ay nagsabi sa akin kung ano ang una at huli sa langit, sa kaitaasan at sa ilalim ng lupa, at sa kalaliman at sa mga dulo ng langit, at sa pundasyon ng langit, at ang mga silid ng hangin, at kung paano nahati ang mga hangin, at kung paano sila tinitimbang, at kung paano binibilang ang mga pintuan ng hangin. Bawat isa ay ayon sa makapangyarihan ng hangin at ang makapangyarihan ng mga liwanag ng buwan. At ayon sa makapangyarihan ng nararapat at ang mga paghahati ng mga bituin ayon sa kanilang mga pangalan at kung paano mahati ang lahat ng mga division. Oh, may mga division, hati-hati.
Oh. May kapangyarihan din ng hangin. Mm. Ata. Tinitimbang sila. May bigat ng hangin. Ah. Pag nasahod mo yan sa kulot, galik ka sa laot. Verse 13. At ang mga kulog ayon sa mga dako na kanilang mahuhulog at lahat ng mga paghati na ginawa sa gitna ng mga kidlat upang lumiwanag at ang kanilang hukbo upang sila'y agad na sumunod. Sapagkat ang kulog ay may mga dako sa kapahingahan ng tinalaga sa kanila habang ito'y naghihintay ng kanilang tibok. At ang kulog at kidlat ay hindi mapaghiwalay. Mapaghiwalay. At bagamat hindi isa. Iba ang kulog, iba ang kidlat. Mga angel lang sila. Pero hindi sila maghiwalay. At hindi mahati at sila ay kapwa magsasama sa pamamagitan ng Espiritu at hindi maghiwalay. Kasi pagkidlat, ang kasunod, kulog. Oh, pagkidlat, kasunod, kulog. Yan. Ngayon, sapagkat kapag ang kidlat ay kumikislap, ang kulog ay nagbubuga ng kanyang tinig. At ang Espiritu ay nagpapatupad sa isang paghinto. Sa panahon ng tibok. Hmm. At nahahati ng pantay sa pagitan nila. Sapagkat ang kabangyaman ng kanilang mga butil ay parang buhangin. At ang bawat isa sa kanila ay habang umuusok ay pinipigilan ang isang rinda. At ibinalik sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. At itinulak pasulong ayon sa maraming sulok ng mundo. Hmm. Oh, yan. Yan ang mga kulog at saka kidlat. Hmm. Hmm. Ngayon, verse 16. At ang espiritu ng dagat ay panlalaki at malakas. At alinsunod sa lakas ng kanyang lakas ay ibinalik niya ito sa pamagitan ng isang rinda. At sa katulad na paraan, ito ay itinulak pasulong at nagkakalat sa gitna ng lahat ng bundok sa unang mundo. At ang espiritu ng hamog na yelo ay ang kanyang sariling anghel. At ang espiritu ng graniso ay isang mabuting anghel. Mabuting anghel ha, espiritu ng graniso. At ang espiritu ng niebe ay tumatalikod sa kanyang mga silid dahil sa kanyang lakas. Mayroon isang natatanging espiritu doon at ang umaakyat mula rito ay parang usok at ang pangalan nito ay hamog na niebe. Ayun pala yung nagdadala ng tubig sa ulap. Mm. Para iulan doon sa mga bundok. Mm, yan. Anghel pala yan nagtatrabaho. Mga anghel nga. Kalikasan tinatawag mo. Mga anghel sila lahat. Ngayon. Malinaw sa amin to. Verse 19. At ang espiritu ng ulap ay hindi kaisa sa kanila, sa kanilang mga silid. Ngunit mayroong itong isang espesyal na silid. Sapagkat ang landas nito ay maluwalhati sa liwanag at ang kadiliman at ang taglamig at sa tag-araw at sa silid nito ay isang anghel. At ang espiritu ng hamog ay naninirahan sa mga dulo ng langit at naugnay sa mga silid ng ulan at ang daloy nito ay ang taglamig at tag-araw at ang mga ulap niyaon at ang mga ulap
ng ulap ay magkakaugnay at ang isa ay nagbibigay sa isa. So talagang gi-educate tayo dito ni Enoch, sinabi niya, nakita niya. Oh, na ganoon ang nangyari sa taas. Mga anghel pala lahat 'yan eh. Ngayon, verse 21. At kapag ang espiritu ng ulan ay lumabas mula sa silid nito, ang mga anghel ay dumarating at binubuksan ang silid at pinalabas nito. Pinalabas ito. At kapag ito ay kumalat sa buong lupa, ito ay nakikiisa sa tubig sa lupa. At ang tuwi, at sa tuwing ito ay nakiisa sa tubig sa lupa, sapagkat ang tubig ay para sa mga nananahan sa lupa, sapagkat sila'y pagkain para sa lupa mula sa kataas-taasan na nasa langit. Kaya't may sukatan, may sukat para sa ulan at ang mga anghel ang namamahala. At ang mga bagay na ito ay nakita ko patungo sa halamanan ng matuwid. Ang tubig ay pagkain ng lupa. Ang pagkain ng lupa, tubig pala. Sabi ni Enoch. Kaya tayo umiinom. Pag nauhaw tayo, di mamamatay tayo. Lupang panghina. Ganon rin ang lupa. Ang tinutukoy ni Enoch dito, ang pagkain ng lupa, tubig. Dahil pag ang lupa, walang tubig, tigang. So kailangan malagyan tubig ang lupa para lumambot. At yan ang pagkain ng lupa. Kumakain ng lupa, anong pagkain ng lupa? Tubig. Ang pananimo, kung walang tubig, patay ang pananimo. Hindi na masuprayan sa lupa dahil walang pagkain ng lupa. Oh, biro mo ha. At ang anghel ng kapayapaan na kasama ko ay nagsabi sa akin, ang dalawang halimaw na ito ay inihanda ayon sa kadakilaan ng alahayam at magpapakain kapag ang kaparusahan ni Yahawah ng mga espiritu ay napasa kanila. Ito ay nananatili upang ang kaparusahan ni Yahawah ng mga espiritu ay hindi dumating sa walang kabuluhan. At ito ay papatayin ang mga bata kasama ang kanilang mga ina at ang mga anak kasama ang kanilang mga ama. Pagkatapos ang paghukom ay magaganap ayon sa kanyang awa at kanyang pagtitiis. Tribulation period to. Mamamatay pati mga bata, nanay, tatay, mga anak. Kaya pala yung ano, wag na sa bambubo, nasa bubungan ka, wag ka nang bababa sa bahay. Yung sa bundok, wag na rin. Ito ha. Sa bahay, tatakas na. Ano? Nag-ula ng apoy oh. Lala. Parang Sodoma, Gomora. Ang mangyayari. Eh, ang isa rin yan, mga nuclear weapon nyo, mga apoy yun eh. Lumipad eh. Diba, nakaraang Sabat, kita mo mga nuclear? Ang lalaki. Oo. Oh. Sobrang bigat. Pero pag sumabog yun, grabe, gunaw ang mga ano. Yan yung magugunaw. Magugunaw. Hindi talaga mapakinabangan ang lupa. Ngayon, pag gunaw, kaya mawala, mabura ang mundo. Kahit naman ang mga scientist ngayon, sabi na mabura ang mundo. That's why naghanap sila ng ibang lugar. Sa Mars. Nalilipat sila doon sa Mars, ibang planeta. Kasi magugunaw to. Alam na magugunaw to. Kaya nagbibinta ng lupa sa Mars. Amerikano. Loko to yun. Ngayon, yung nagunaw na, anong nangyari? Yan na. Yan na, oh, yan. Wala, apoy na. Apoy na lahat. Gunaw na. Yung mga anghel, oh, nakita na. Oh. Nasunog na, gunaw na. Sodoma, Gomora, ganun nangyari. Nakita ko sa picture, sila si Isaiah Yasharala, at saka yung mga kasamahan niya, napunta sila sa Sodoma at Gomora. Deserto talagang labas. Desert. Yan.
Ngayon, ang unang aklat ni Enoch, kabanata 61, talatang 1 hanggang 13. At nakita ko ang mga araw na iyon, kung gaano katagal ang mga lubid na ibinigay sa mga anghel na iyon. May lubid na binigay. At sila ay kumuha ng kanilang mga sarili at lumipad. At sila ay patungo sa hilaga. At tinanong ko ang anghel, sinasabi sa kanya, bakit kumuha ng mga anghel na iyon ang mga taling ito at umalis? At sinabi niya sa akin, sila ay pumunta upang sukatin. Ang mga anghel na sumama sa akin ay nagsabi sa akin, ito ang nagdadala ng mga sukat ng matuwid at ang mga lubid ng matuwid sa matuwid upang sila ay manatili sa pangalan ni Yahawa ng mga espiritu magpakailanman. Sinusukat tayo. Yung anghel nga nagdala ng lubid, susukatin ang ating panampalataya. Kung saan ka, hanggang saan yung panampalataya mo. Kung magpakailanman ba ang panampalataya mo o pagdating sa ano, uurong ka na. May panampalatayang dito, pag hindi na nakasimba, wala ng panampalataya, iba. Wala na. Makikita mo ha, sinusukat yan ng anghel para malaman. Kung sino ba talaga ang tunay, parang ginto, sino ba talagang tunay na ginto, o tubo ba ito, o tanso ba ito? Ngayon, sinusukat pala tayo ng anghel ang ating panampalataya. Hanggang saan yung panampalataya natin sa kanya na maniwala sa pangalan ni Yahawa ng mga espiritu magpakailanman? Kasi itong panahon na ito, itong pangalan ni Yahawa siya, eh, hindi kilala at hindi importante sa mga tao. Sino ba yan Yahawa na yan? Ang alam namin Yahweh, ang alam namin Jehovah, ang alam namin Lord. Panginoon, Diyos. Ginoo. Yan ngayon, sinusukat. Ginoo na, wala ginang. Yun ang nangyari. Nakikita ko, merong ng lupaypay. Pero sinusukat yan. Pero pagsukat natin dyan, pagdating ng judgment day, kung ikaw may elect, may ilagay ka, bangkita o either sa parang. Pag may kuan na talaga, mansion talaga ang kanyang destination. Yan. Yung iba kasi, kayamanan ng lupa inasahan, magugunaw nga ito eh. Sinabi na nga ni Yahawa siya, kahit maangkin mo ang buong mundo, pero ang kapalit naman dito, ang kaluluwa mo mapahamak. Ang hindi nila alam, yung itong ating ginagawa, ang ating paglilingkod, pagsasamba, ay ito'y nag-prepare ng kayamanan sa habang buhay. Magpakailanman. Pero yung dito ko kasi may 5 million. Ang 5 million, kaya mo ubusin sa buwan yan. Wala na. Kaya. Ang iba nga, dalawang araw lang, 5 million, ubus na. Dalawang linggo lang yan eh. Bili ka ng bahay na 3 million. 3 million. May 2 million na tira. Bili ka ng sasakyan na halagang 2 million. Wala na, ang million mo. Nabili mo ng bahay, sasakyan. Tatlong buwan niya lang nag-iing. Pero pagkain lang, so, ang pinaka-importante talaga, yung paglilingkod. At pagtanggap sa pangalan ng ako nga, eto nga, may property kami sa Mindanao. Sabi ng ex ko, ayaw mo mag-angkin ng lupa rito? 9 hectares yung natira doon eh. Sabi ko sa kanya, sa inyo na yan. Si Boy, kay Boy na. Ang akin, nandito ko, focus ko sa pangaral. Basta pagbigay lang kayo ng tithes. Okay na sa akin. Nakalaan ang buhay ko para dito sa ministry. Hindi na ako maghangad ng mga property ng anong property. Sa ayo, ganun ba? Yun. Kasi ang tinitingnan ko pang langit na mga property, hindi yung pang lupa. Magugunaw to. Kita nga ni Unog. Nakita nga ni Unog, pati yung buto niya natunaw. Sa mga anghel nga, nanginginig sa takot.
Yung pagdating ng tribulation na yan, yung battle of Armageddon, anghel na yan ha, libo-libo mga anghel, sampu-sampung libo mga anghel, nanginginig sila sa pangyayari. Si Michael ninaugay, sabi ni Michael, enough, bakit ka natakot? Nakita ang bagsak, nuuto si Michael ng anghel, sige, buhatin mo, patayuin mo si Enoch. Bumagsak. Natunaw yung buto niya, natunaw. Oh, pagtayo niya, bumalik ang espiritu niya. Ang balakang niya na, nagluwalay. Yun na nga, na ang ating inasahan talaga ng husto, ang ating paglilingkod na walang masayang, ito talagang paglilingkod natin dito. Ito talaga. Dito na nakatuon. Pero mo, sa Grand Lulo ko, may lupa pa doon sa Tagulo. 5 hectares, basakan. Sabi ko, kayo na lang mag-claim dyan. Kung may pipirmahan ko, pipirman lang ko. Basta pag kumita kayo, yung 10% lang, tithes, yun lang akin. Kayo na. Hindi na ako nag-isip ng property sa mundo. Tama lang, may sariling bahay, may sasakyan para lagi trumpa, mga ngaral, para ikuti natin. Ano, ha, tama na lang, hanggang dyan lang ang pangarap ko sa mundong ito. At mangaral, kasi marami ngayong mga tao sa buong mundo, ligaw, na siyadong nakatuon sa 66 lang, dito lang. Ang iba naman mga Hebrew Israelites, sa King James 69, dito lang, dito looks lang, yung Amerika. Wala silang binatba sa Ethiopia eh. 120 books ng Ethiopia. Mabuti doon tayo sumandal sa Ethiopia eh. Hindi tayo sumandal dito sa ano. Yung kaibigan ko sa Ethiopia, hirap sila doon eh. Sabi ni Joshua, si Joshua, sabi niya, kung mayroon kang pera bishop sa Tagalog ng pagkasabi, English ng pagkasabi niya, bilihan mo kong cellphone. Hirap sila ako. Oh. Amerika, sagana ang mga Hebrew Israelites sa pera kasi UAC may trabaho sila doon, may ano. Pero ang kanila paniwala hanggang 80 books lang, 1611 King James. Ayon nilang Book of Enoch, ayon nilang Book of Jasher, Book of Jubilee, ayon nila. Yari na. Wala talaga. Doon tayo nakasandal sa Ethiopia. Yan. Ngayon, nandito na tayo sa huling oras. Huling oras na lang ito. Hindi na ito araw. Matustusan lang natin ang pangailangan natin sa ministry. Okay na, enough na sa akin. May sariling bahay. Sariling gagamit na sakyan para sa ministry. Okay na sa akin. Pagkain, pambayad sa ilaw, tubig. Okay na sa akin yan. That's enough for me. Ay importante. Nangangaral, worldwide through YouTube channel at sometime ikot-ikot sa mga ikutin yung mga lugar dito mga nitibong nakatira na mga natulog pang mga remnant Hebrew Israelite. Yun lang. Hindi naisipin na sabay-sabay tayong maging milyonaryo. Ako po, inay. Kamot oloran tayo. Sabay-sabay tayong maging milyonaryo. Sa mundo, gugunawin to. Yan. Ayan, tuloy tayo. At ang mga hinirang ay nagsisimulang manirahan kasama ng mga hinirang at ayon sa mga sukat na ibinigay sa panampalataya. O, di ba sinusukat sila? At na magpapatibay sa katuwiran. At ang mga sukat na ito ay naghahayag ng lahat ng mga lihim ng kailaliman ng lupa. At yaong mga winasak na disyerto at yaong mga nilamon ng mga hayop at yaong mga nilamon ng mga isda sa dagat upang sila ay makabalik at manatili sa kanilang sarili sa araw ng hinirang isa. Hinirang isa si Yahweh sa ito. Sapagkat walang mawawasak sa harap ni Yahweh ng mga espiritu at walang masisira. Ang lahat
nang nananahan sa itaas sa langit ay tumanggap ng isang utos at kapangyarihan at isang tinig at isang liwanag na parang apoy. Anong liwanag natin na mga matuwid na sa langit? Liwanag na parang apoy. At makatanggap na isang utos at kapangyarihan. Ano matanggap niya? May utos, tatanggapin, sunod siya sa utos. At mayroon siyang kapangyarihan. May power. Yan. Verse 7. At ang hinirang isa, yawa siya ito, hinirang isang iyon, sa kanilang mga unang salita ay kanilang pinagpala at pinori at pinori ng karunungan at sila ay matalino sa pananalita at ang diwa ng buhay. Verse 8. At nilagay ni Yahawa ng mga espiritu ang hinirang sa trono ng kaluwalhatian. At kanyang hatulan ang lahat ng mga gawa ng banal sa itaas ng langit. Hatol. Hindi yon hatol na parusa. Hatol yan for rewarding. Di ba yung sumali ka sa singing contest? Mag-audition, hatol yon sa makasali o hindi makasali. Pag awit mo, sintunado ka, hindi ka makasali. Pero pag hindi ka sintunado, pasok ka. Pero pagdating sa actual awit, hatol yun kung sino ang first honor, sino ang second honor, sino ang second place. First place, yun. Yan ang hatol sa mga matuwid. Hatol po rewarding. Ito, ito matuwid ka, hatol mo ay itong mansion mo, napakalaki. Ito, medyo malaki konti. Ito sa'yo, ang mansion mo ay parang townhouse lang, isang kwarto lang, isang CR. Tapos, ikaw naman, banal-banalan, dito ka sa bangkita. Ikaw naman, medyo pasulpot-sulpot, dito ka sa parang, hindi sa parang marikina. Kasi pasulpot-sulpot eh. Pero yung laging present, mansion. Parang si Boyo, si Pronyo, pasulpot sa parang marikina. Sabi naman ni Pastor Buddy sa nakaraan, okay lang, basta sa langit pa rin, wag lang sa impyerno. Marami naman daw sila sa parang eh. Sige, pero baka maingit ka sa taga-mansyon. Iba ang tirahan ng mansyon kaysa tirahan na sa labas ka lang. So, saan ba tayo nagtapos? At sa. Ayun, yun, yun. At dito? At sa. Ayun, sa una ng langit. Ito? At sa timbangan ay timbangin ang kanilang mga gawa. Yun, tinitimbang tayo. Kung karapat-dapat ka ba sa mansyon, karapat-dapat ka ba sa bangkita, karapat-dapat ka ba sa parang. Yung mga matino to ha, mga banal to sa langit, tinitimbang. Kung ano ang ano. Para sa'yo. Kung anong narapat para sa'yo. Yan, ha? Itinaas niya ang kanyang mukha upang hatulan ang kanilang mga ligid. Yan ang ano, Idbom, ha? Tingnan mo, ha? I challenge you talaga. Itong panahon na ito, dahil alam nyo, sinusuka tayo. Tinitimbang tayo. For rewarding to. Nakita natin, may mga mansion, di ba? Sa John 14, 1 and 3. Sabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in Alahayang and believe also in me. In my Father's house are many mansion. It which were not so, I would have told you. And I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself. That where I am, there ye may be also. Ngayon, pagtimbang mo, magaan ka? Dito ka lang sa bangkita. Bakit naman bangkita? Ipasulpo-sulpot ka lang eh. Ikaw, dito ka sa parang. Bakit naman parang? Ganun din, pasulpot-sulpot. Ikaw,
Ito ka mansyon na medyo maliit na mansyon lang. Bakit naman? Prison ka. Pero minsan may problema sa karakter mo. Ito naman, eh bakit ako mansyon na maliit? Eh masyado kang ano sa anak mo eh. Kinilimutan mo na maglingkod sa akin. Puro ka lang naka ano. Doon ka na nakatoon. Alam nyo ha, sabi ko nga, kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kasi minsan ang layo, wala na kasing service, maglalakad pa. Mahina, matanda na ako, mahina ng tuhod ko, nakapagod. Nakapagod, ayaw mo sa mansion sa langit. Gusto mo, bangkita ka na lang, o parang, bahala ka. Yan. Pagdating doon, Tatay Carlos, mansion ka. O ikaw nanay, dito na ako sa parang, bakit dito ako gilagay? E paano kasi? Sabi nga ni Hawa sa'yo, if you love my daughter more than me, you are worthy of me. If you love my parents more than me, you are not worthy of me. Kung mahal mo yung anak higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kung mahal mo yung magulang higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. First priority talaga ang paglilingkod kay Abba Yahweh. Eh kasi kailangan kasi siya, ano eh, kasi mamamatay na ito pag ano eh. Pero i-balance mo naman. I-balance mo, huwag mo masyadong doon na lang. Bakit pag dialysis, lagi bang tapat ng Sabat? Di ba itapat na ibang araw? Sabi, Dok, ilipat mo yung araw kasi Sabat yan, masimba ako. Ayaw ilipat. Yan. Kasi sabi ko, kay may gusto, maraming paraan. Eto nga, pero magugulat ka pagdating, magtimbang sa'yo, pangbangkita ka lang, ikaw pang parang ka lang. E bakit si tatay, doon siya sa mansion, ilagi siyang present eh. Wala siyang absent eh. Oh, yan ngayon magkikita sa final judgment. Kasi, may kasi. Yung kasi mo. Recent kesa yung absent eh. Yung iba naman, sabi nila lang, na nga, naniwala ako sa'yo. Eh, kailang man, problema, duwag ka eh, hindi mo mabanggit yung pangalan niya. Saan ka ilagay? Sa langit pa rin, kaya lang, parang. Sa parang ka ilagay, wala kang mansyon. So, ganon, ang ating kasing paglilingkod, na taos pusong paglilingkod, ay ano to eh, mayroon tong hindi to masasayang. Sakripisyo, lahat ng sakripisyo natin. May reward to sa taas. Tinitimbang mo yung, alam mo yung obligasyon mong ginawa. Kumbaga, parang tinitingnan mo pang lupa lang na pangpre, magugunaw lahat yan. Sabi niya, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa, nakawin, kalawangin. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil walang magnanakaw at walang kalawang doon. Binanggit ni Yahweh siya yun eh. Yun nga, tinitimba nga tayo. Maraming palusot kasi ganito, kasi sila motor ko, di ba ano? O ngayon, ayos sa motor mo, balikid ka rin ang pakita. Eh maraming lakad ko. O lakad mo, pang lupa lang. Hanggang lupa ka lang, hindi ka pang mansion. Ngayon, ipangaral ko to, hindi yung na-mersonal ako. Sabi na iba, na-mersonal. Ayun naman, i-explain lang yung sinakasulat yan. Kasi para hindi nyo ako sisihin pagdating niya. Eh kasi, abayawa, yung si Bishop, hindi naman kami niya ngaral tungkol sa amin yan. Ganun pala eh. Wala naman siya sinabi, naso hindi namin alam. O, si Bishop ang sisihin mo. Abayawa, dahil hindi sinabi. Pero sinabi ko na, hindi ninyo ako sisihin. Dahil sinabi ko, kayo pa ang galit sa akin dahil na-personal daw ako. Mali. Hindi yan ang personal kasi nakasulat yan dito. Pinaliwanag ko lang ang sinabi. O, kaibigan pa tayo? O, galit kayo sa akin. Saan pa tayo? Sunod. Number 9. Ito. Verse 9. At kapag itinaas niya ang kanyang mukha upang hatulan ang kanilang mga lihim sa paraan ayon sa salita ng pangalan ni Yahweh ng mga espiritu at ang kanilang landas alinsunod sa daan ng matuwid
napaghatol ni Yahawa ng mga espiritu. Kung magkagayoy, silang lahat ay isang wika na magsalita at magpala at luwalhatiin at purihin at pinabanal sila sa pangalan ni Yahawa ng mga espiritu. Pagdating ng panahon niyang time welcome sa eternity is balik tayo sa isang wika na. Ano ba ang wika? Hebreo. Hindi baybayin, ha? Kayo mga Pilipino, akala nyo baybayin? Hebreo ang original Bible. Hindi baybayin. Ang salita niya lang ni iba, Hebreo, ancient Hebreo, hindi modern Hebreo. Balik tayo. Anong purpose? Para isa na lang ang pagtawag. Kaya lang nag-iba-iba ang tawag. May Yahweh, may Yahuwa, may Yahawa, may Ahaya. Dahil sa maraming lingwahe. Ito ngayon, ha? Ah, ito. Sophanias. As si Panaya chapter 3 verse 9. Sapagkat pagkatapos ay ibalik ko ang mga bansa ang wika ng unang paglikha. Hebreo yan, ancient Hebreo. Upang bawat isa ay tatawag sa pangalan ni Yahawa upang paglingkuran bilang isang isa. Sa English, because then I will restore to the nation the language of the first creation so that everyone will call on the name of Yahweh to serve Him as one. Kapag isang lingwahe lang, lahat makatawag sa Yahweh. Pero pag may lingwahe ka, modern ako. Oh, ilang klaseng modern? Dito taham. Pakita ko sa inyo, ha? Bakit nagkaiba-iba ang mga Messianic? Ito. Ah, Yahawa. Ancient Hebreo alphabet. Oh, Yahawa yan siya, oh. May guhit, ha? Yahawa ang tama. Yan ang original. Ito na mga iba, hindi. Yahawa ang original. Huwag niyong lukuin ang sarili niyo. Ito yung ancient, ha? Ngayon, anong sa late ancient Hebreo alphabet, ito na yung may halong Aramaic po. Sa late ancient. Ito yon. Ah. Yahawah. Yahawah. Dito magsimula pagbasa, pamunta doon. Yahawah. O yan, Yahawah. O Yahawah. Hmm. Hindi yan modern Hebreo, ha? Ah. Original Hebreo sound. Ano bang original Hebreo sound? Alif, bet, jimil, dalit ba? Hindi. Abagadahawa sa kataya kalamana sa ay patasak warasata. Original Hebreo sound. Original, ha? Ngayon, ang problema sa first modern Hebreo sound alphabet, yudhi wawhi na ang YHWH sa English kasi ginawa na nilang konsonan na lahat. The postmodern Hebreo, konsonan na lahat. That's why lalabas ang alit, mit, chimil, dalit, hiwaw, sin, keti, jukab, lamid, mimno, samit, ayin, pichali, ko, prisintaw. Lumabas ang sa English na YHWH na sa Hebreo modern ay yud, hiwaw, hi. Ang original tagang titagramaton ay Yahawa, ha. Silent ang last vowel sound, therefore Yahawa, hindi Yahawa, ha. Silent na ang dolo. Pero yung ginawang modern, yun hiwawhi, at ginawa sa English alphabet, YSWH. Kayo, gumagamit kayo ng YSWH, modern po yun. Hindi yan original. Ngayon, ito, ginawang Yahweh. Pero kung basahin mo, Yewa yan. Kasi bakit Yahweh? Kasi may fallen angel nga Yahweh. Ngayon, ito naman, sa second modern, ang binabago nila ito lang. Wow, dapat to. Sa first modern Hebreo, ito bab na. Alif, bet, jimed, dalet, hi, bab, sin, ke, tichukab, lamib, mimnon, samik, aipi, tsadiko, presin, tab. Hindi na tau, tab na. Va. Va na ang ano. That's why lalabas ang tinawag na Yehovah. Yehovah. Ngayon, kinuha nila ang liturgy, yung tinoro ni Gian Trisceno ay nagipalitag J, that's why mga Jehovah.
Dati yan, Jehovah. Ngayon, ang pangatlong modern Hebrew, eto na yung Alit Bit Jimil Dalit He. You na, oh. Yop. Ang bab, ang wa, wala na. You na siya, you. Alit Bit Jimil Dalit He. Yo, Saint Kitty, Chukablami, Mimusamik, Ayin Pichadiko, Present. So, naging yun na. So, ang pagbasa ay Yahuwah. Ngayon, kayo mga Yahuwah group, hindi kayo original. Pangatlong modern Hebrew lang kayo. Kasi ang original Hebrew, walang sound E, O, at saka U. Ang vowel sound ng original Hebrew, alang at saka I. Wala nang iba. Alang at saka I. Abagada hawa sa katayaka lamana sa ay patasa sa ay may ayo kwara sata. Pero yung ginawa ng third model alit bit jimil dalit hi yo sayin ke tivukab lamed mimno samik ayin pe chadiko presintab may yuna. Yung unang model Hebrew, wow. Pangalawa, bab. Pangatlo, yu. Para Yahuwah. Ngayon, yun ang purpose ni Abba Yahawa, isang lingwahe na para yung mga taga-Yahwa, mga taga-Ahaya, mga taga-Yahweh, ay Yahawa na lahat ang pagtawag. Kasi ito ang epekto sa mga maraming language, nag-iba-iba ang mga salita. Yahawa is the name of the most high power. Not Yahuwah, not Yahweh, not Ahaya, or anything else. Malinaw po yan. Ngayon, verse 10. Ikaw kayong basa pa doon. Lakasan mo lang ha, wala kang microphone. At kanyang tinatatawagin ang lahat ng hukbo ng langit at ang lahat ng mga banal sa itaas at ang hukbo ng alahayam. Ang kirubim, serapim at oparim, at lahat ng mga anghel ng kapangyarihan, at lahat ng mga anghel ng mga pamunuan, at ang hinirang isa, at ang iba pang mga kapangyarihan sa lupa, at sa ibabaw ng tubig. Sa araw na iyon ay lalakas ang isang tinig, at magpapala at luluwalhatiin, at magpadakila sa espiritu ng pananampalataya, at sa espiritu ng karunungan, at sa espiritu ng pagtitiyaga, at sa espiritu ng awa, at sa espiritu ng paghatol, at kapayapaan, at sa espiritu ng kabutihan, at sa lahat ay magsasabi ng isang tinig, luwalhatiin siya, at ang pangalan ni Yahawa ng mga espiritu ay pupurihin magpakailanman. Sa espiritu ng awa, sa espiritu ng pagtsatsaga. Espiritu ng karunungan. Karunungan. Espiritu ang itong espiritu ng pagtsatsaga. Yun, ang pagatin. Nagtsaga ka ba? O, minsan-minsan lang, nakapagod, wala na service. Wala na musundo eh. sige ka. Bangkita ang bagsak mo, parang. Tulong. Yan. Yung lahat ng mga pinagtiyagaan kasi natin, sinisikap natin na talagang gumawa tayo ng pagtiyaga para sa kay Abba Yahawah, hindi yan nasasayang, may tatanggapin tayo doon sa taas, sa final judgment, at doon na sa new heaven, new earth, and new Jerusalem, doon tayo ilagay sa isang mansion. Dahil sabi ni Abba Yahawah, in my father's house are many mansion. Kaya lang, yung iba, hindi qualified sa mansion, qualified sa bangkita o sa parang. Kasi wala ang espiritu sa pagtsatsaga. Na, ngayon, ang iba naman, ang espiritu nila, love my children more than you, Abba Yahawah. Ayan. Sabi na, namemersonal na naman si Bishop eh, namemersonal. Pag hindi ko sabihin yan, baka akong sisihin nyo pagdating sa judgment day. Walang sinabi si Bishop ng araw sa amin yan eh. Kung sinabi pa lang, talaga magtiyaga kami.
Kaya lang wala sinabi. Eh, bakit kami ilagay dito sa bangkita? Bakit kami ilagay sa parang? Dapat sa mansion kami. Wala siya sinabi. Dapat siya ilagay sa bangkita, si Bishop. Eh, ngayon, sinabi ko, galit pa kayo kasi na-personal kayo. Oh, oh yan. Bato sa langit buko. Ano reklamo, no? Hindi talaga. Ah. Ah, oh, basa. Lakasan mo, Pastor. Sa lahat ay hindi natutulog sa itaas sa langit, ay pupurihin siya. Lahat ng mga bansa na nasa langit ay pagpapalain siya. At lahat ng mga hinirang na naninirahan sa halamanan ng buhay, at bawat espiritu ng liwanag na may kakayahang pagpalain at luwalatiin, at purihin at pabanalin ng inyong mapagpalang pangalan, at ang lahat ng laman ay luwalatiin at purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Sapagkat dakila ang awa ni Yahawa ng mga espirito, at siya ay may mahabang pagtitiis, at lahat ng kanyang mga gawa at lahat ng kanyang nilikha ay inihayag niya sa mga matuwi at hinirang sa pangalan ni Yahawa ng mga espirito. Mm. Ihayag niya sa mga hinirang at matuwid. Hindi doon sa mga makasalanan. Ang pangalan niya. Ngayon, kung binong ka sa grupo ng matuwid at mga pinili, paghayag sa pangalan, maintindihan mo. Oh. Pero kung ikaw ay nagtuwid-tuwiran, nag-ilik-ilikan, pero ang tatay mo, fallen angel pala, hindi ka talaga. Puro ka kontra. Puro kontra. Ah, sasabihin ko pa ito. Kailangan i-reserve ito kung gaano ito katotoo. Pero para sa mga ano, hindi na, tanggap na agad. Kasi nagririma yung dugo eh. Oo, oh, ganun ang nangyari. Magtanong-tanong ka pa, magsiyasat ka pa. Sabi doon sa mga makasalanan, magsisiyasat pa eh. Dinibati pa. Oo. Dibati pa. Paano mo patunayan na yung pangalan na yan totoo? O original ang sinibro? Paano mo nabasa ang original ang sinibro? O sa Google Translator? O itong translator, actual natin o. O yan. O maniwala ka, hindi. Kung magawa ko, o, lipat ka dito. Maniwala ka. O talo ka. O yan. yan ang dibati. Kailang, yung debate kasi, parang samang loob ng ano eh, away ang labas. Create ng pangit na relasyon. Oo, tuloy, basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 63, verse 1-2. Medyo prolong mo, Pastor. Prolong pagbasa. Sa mga araw na iyon, ang mga kapangyarihan at ang mga hari na nagmamayari ng lupa ay magsusumamo sa kanya na bigyan sila ng kaunting pahinga mula sa kanyang mga anghel ng kaparusahan sa kanilang ibinigay upang sila ay magpatira pa at sumamba sa harap ni Yahawa ng mga espiritu at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan sa harap niya at kaniya at kanilang pagpalain at luwalatiin ng Yahawa ng mga espiritu at sasabihin pinagpala ang Yahawa ng mga espiritu at ang Yahawa ng mga hari, at ang Yahawa ng makapangyarihan, at ang Yahawa ng mayayaman, at ang Yahawa ng kaluwalhatian, at ang Yahawa ng karunungan. Mm, yung mga masama, tumanggap na kay Yahawa, masama ha? Kasi nakita na nila ang ano na, eh, totoo pala itong Yahawa eh. Mali pala itong 66 book natin. O, dito na tayo. Oh. Nagpore na rin sila. Ah, kita ma, nagpore. Ano sunod pangyayari ha? Tingnan nyo ha. Ah, tuloy. At dakila sa bawat lihim na bagay ang iyong kapangyarihan sa salit-saling lahi. At ang iyong kaluwalhatian magpakailanman. Malalim ang lahat ng lihim. Malalim ang lahat ng lihim mo at hindi mabilang. At ang iyong katuwiran ay hindi mabilang. Natutunan na natin ngayon na dapat nating luwalatiin at purihin ng Yahawa ng mga hari at siyaan na hari sa lahat ng mga hari at kanilang sasabihin
sana'y magkaroon tayo ng kapahingahan upang luwalhatiin at magpasalamat at ipahayag ang ating pananampalataya sa harap ng kanyang kaluwalhatian. At ngayon, naghahangad kami ng kaunting kapahingahan ngunit hindi namin nasusumpungan. Sinunod namin ng gusto at hindi namin natamo at ang liwanag ay nawala sa aming harapan at ang kadiliman ay aming tahanan magpakailanman. Tingnan mo ah. Ito mga makasalanan, pagdating ng panahon sa huling araw, sa ano na, makita nila, aba, totoo pala itong ano, Yahawa. Oh, yun na, sumapit na sila, magpore na, humingi na, bigyan mo kami ng konting kapahingahan. Oh, dito na sila. Oh, parang nag-change na sila, saka pa sila naniwala, pero sa totoo lang, oh, hindi naman tawagin nating huli na ang lahat, ha? Pero dito na, nag-change na sila, lumalapit na sila. Pero ito, basa. Sapagkat hindi tayo naniwala sa harap niya, niniluwalhati ang pangalan ni Yahawa ng mga espiritu. Niniluwalhati ang ating Yahawa, kundi ang ating pag-asa ay nasa setro ng ating kaharian at sa ating kaluwalhatian. At sa araw ng ating pagdurusa, at kapighatian ay hindi niya tayo iniligtas. At wala tayong nakitang kapahingahan sa pagtatapat na ang ating Yahawa ay totoo sa lahat ng kanyang mga gawa at sa kanyang mga paghatol at kanyang katarungan at ang kanyang mga paghatol ay walang paggalang sa mga tao. At tayo ay lumihis sa harap ng kanyang mukha dahil sa ating mga gawa. At lahat ng ating mga kasalanan ay binilang sa katuwiran. Inamin nila ang kanilang pagkukulang. Hindi sila naniwala. Itong kapanahon na hindi naniwala. Pero darating araw, maniwala na sila. Naniwala na sila. Tanggap na nila. Kasi sabi nila, sabi itong banda ha, ating pagdurusa ay kapighatian at hindi niya tayo iniligtas. Mayroon to, dito ha. At wala tayong nakitang kapahingahan sa pagtatapat ng ating Yahawa. At totoo ang lahat ng kanyang mga gawa at isa sa kanyang mga paghatol at kanyang katarungan at ang kanyang mga paghatol ay walang paggalang sa mga tao. Mayroon tong punto dito. Dito pala, no? Sapagkat hindi tayo naniwala. Oh, kundi ang ating pag-asa, ito na. Kundi ang ating pag-asa ay nasa sentro ng ating kaharian. Oh, sa lupa. At sa ating kawalhatian. Ayon nila kay Aba Yahawa. Ang sarili lang sila. Ating kalatian, ating kaharian. Yan. Anong kaharian mo? Sa tahanan mo, ikaw hari. Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Basta butanting, akin. Ayan. Ngayon, ano ba ang kanilang nararapat? Eto, ha? Iagoy. Basa. Ngayon ay sasabihin nila sa kanilang sarili, ang ating mga kaluluwa ay puno ng di matuwid na pakinabang. Ngunit hindi ito pumipigil sa atin na bumaba mula sa gitna nito patungo sa pasanin ng Siyol. At pagkatapos nito, ang kanilang mga mukha ay mapupuno ng kadiliman at kahihiyan sa harap ng anak ng tao. At sila ay itataboy mula sa kanyang harapan at ang taba ay mananatili sa harap ng kanyang mukha sa gitna nila. Ganito ang sabi ni Yahawa ng mga espiritu. Ito ang ordinansa at paghatol na may kailalaman sa mga makapangyarihan at sa mga hari at sa mataas at sa mga nagmamay-ari ng lupa sa harap ni Yahawa ng mga espiritu. Ah, ito na. Tinaboy sila, oh. Tama, oh. Itinaboy mula sa kanyang harapan at ang tabak ay nanatili sa harap ng kanyang mukha sa gitna nila. Tinaboy sila, lumapit na, nagsisi na, tumanggap na, nagpuri na.
pero tinaboy. Bakit hindi sila pwede tanggapin? Ano bang dahilan? Nagsisi na sila eh. Bumalik na eh. Tumanggap na eh. Ang dahilan, hindi sila elect. Hindi sila kasama sa pinili. Hindi sila pinili before the foundation of the world. Kahit tumanggap pa. Kasi anak sila ng Ahas, serpent seed, or anak ng fallen angel. Ito. Ah, basa. Matthew chapter 3 verse 7. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng alahayo?" Hindi nga sila elect, anak sila ng mga ulupong, anak ng Ahas, serpent seed. Or anak ng fallen angel. Okay. Yun, tumanggap na sila. Nakita na, uy, okay pala, no? Tanggapin na natin to, dito na yun. Pero bakit di tayo makasumpo ng kapahingan? Kasi hindi nga kayo ilik eh. No, sa English, when he saw that many Pharisees and Sadducees also came to him to be baptized, he said to them, "You generation of fiber, kayo mga lahi ng mga ulupong, mga ahas, do you think you can skip the punishment of alahayam? Akala ba ninyo makatakas kayo sa parusa ng alahayam? Dahil hindi kayo anak lahi ni Adan at ni Eva. Lahi kayo ng mga fallen angel, mga serpent seed kayo. Kahit tumanggap pa kayo kaya, awa, magpabautismo kami, maglilingkod. Hindi talaga. Dahil hindi kayo elect. Pinaalis pa sila, alis kayo. Hindi kayo pwede. Oh, kay Bukubino ka, tukma din dito. Sino nagsabi dito? Si John the Baptist. Lumapit kay John the Baptist ang mga Pharisees at Sadducees, magpabautismo sa kanya. Sabi sa kanya, lahi ng mga ulupong. Sabi sa kanya, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makatakas kayo sa parusa ng alahayang? Dahil magpabautismo, ano bang pangalan yung bautismo dito? Yung panahon na yan, yawa siya yun eh. Yan ang nangyayari. Once you are elect, you are saved forever. Once you are non-elect, you are not saved. You are go to hell. Kasi yung mga paayaw-ayaw ngayon, pagdating ng panahon, babaliktad yan eh. Nakita na, uy, sikat na ang Yahawa ngayon. Dati, hindi natin tinanggap kasi pinagtawanan na lang natin. Sabi niya, yawa na, kasi hindi sikat. Sikat ang ating Yahweh, Jehovah, sikat yung Jesus natin. Ngayon, hindi na, laos ng atin, sikat na si Yahawa. Dito na tayo, dito. Inalis kayo. Kasi hindi nga kayo elect. Mga lahi kayo ng mga ulupong. You are the generation of viper. Yan. Pero ang mga elect naman, sure naman sa langit. Depende lang sa paglilingkod yan. May taga-bangkita, may taga-parang, at may taga-mansyon. Si tatay, alam ko, mansyon to eh. May iba, taga bangkita, taga parang. Pero si Basto Buddy, okay lang na sa parang siya o sa bangkita. Marami naman daw sila eh. Masaya sila doon eh. Pero siya na, ano siya na, taga parang. Okay. Okay, tuloy, basa. The first book of Enoch, chapter 64, verse 1 and 2. At iba pang anyo na nakita kong nakatago sa lugar na iyon. Narinig ko ang tinig ng anghel na nagsasabi, "Ito ang mga anghel na bumaba sa lupa at inihayag ang nakatago sa mga anak ng tao at inikayat ang mga anak ng tao sa paggawa ng kasalanan." Ang mga anak ng fallen angel, wala nang problema yan kasi magmamana talaga sa tatay nila yan.
Pero ang problema, yung anak ni Adag ni Eva, yung mga elect, natuto rin gumawa ng kasalanan. Kasi yung environment nga, kung ano yung environment mo sa paligid, ganun ka eh. Halimbawa, Pilipino ka. Siyempre, doon ka lumaki sa Amerika, ang environment mo English. Magsalita ka English na pati tunog mo English. Di ka na marunong mag-Tagalog. Kasi sanggol ka pang dinala doon. Paglaki mo, ang mukha mo, ang parents mo, Pilipino, pero English speaking ka. Environment. Ngayon, ang Amerikano naman, sanggol dito. Dito lumaki. At Tagalog magsalita, pag sa Maynila, pag sa Bisaya, sa Cebu, Cebuano. Di na marunong mag-English kasi environment. Ngayon, itong mga anak ni Aba Yahawa na nasa environment na tinuturo itong mga fallen angel na ito, natuto sa kasalanan. Yan ang nang gitrain tayo na lagi tayong umaten, at least naman paano, ma-change yung karakter natin. Kahit matamaan kayo na may personal naman si Bishop, ang sakit, ang aray ko. Yan naman eh. Ang salita ni Alahayam ay matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Sinabi yan sa Hebrew eh. Tumatagos yan. Oo. That's why, huwag mong magsabi na personal. Ah, basa. Balik tayo sa 8 ha. Kasi importante yung basa. Ano natin? Sige. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 8, 1 hanggang 2. At tinuruan ni Azazel ng mga tao na gumawa ng mga tabak at mga kutsilyo, ba? Kutsilyo talaga. At mga kalasag at mga baluti. At ipinakilala sa kanila ang mga metal ng lupa at ang sining ng paggawa ng mga ito at mga porcelas at mga patali, palamuti at ang paggamit ng atonumonyo at ang pagpapanda, pagpapaganda ng aming mga talukap ng mata at lahat ng uri ng mamahaling bato at lahat ng pangkulay ng mga iba't ibang kulay. Ah, yan. Sino nagturo diyan ganya? Asasel. Paglagay ng dito, pagpaganda sa babae, yung ano, pagpaganda. Yan, turo yan. Tapos mga kutsilyo, paggawa, yung baluti, tabak para mag-away. Sila yung nagtuturo, yan doon nagagalit si Aba Yahawai. Oh. Hindi lang yung nag-asawa sila ng tao, nagtuturo pa ng ano, eto pa. Ito pa ha? O, oh, basa. At nagkaroon ng maraming kawalang alahayam. At sila ay gumawa ng pakikiapit. At sila ay naligaw. At naging masama sa lahat ng kanilang mga paraan. Si Simiyasa ay nagturo ng mga anting-anting. Mm. At mga pagpuputol-putol ng ugat. Armaros ang paglutas ng mga inkanto. Barhail o baragil, inagturo ng astronehiya. Kukabil ang mga constellation. Tamil ang kaalaman ng mga ulap. Arakil ang mga palatandaan ng ulap. Shamsil ang takbo ng araw at sariling mga tanda ng mga buwan. At habang ang mga tao ay namamatay, sila ay sumigaw at ang kanilang daing ay umabot sa langit. Si Simiyasa, ano tinuro? Anting-anting. Yari, tantanin niyo ko, di ako tatablan. Ah, oh, babarilin ko, di mo ako matablan ng bala. Kasi ang nagturo si Asasil. Yung pinuno nila. Ay, Simiyasa. Simiyasa pala, Simiyasa. Pinuno ang nagturo. Ng fallen angel. Oo. Oh. Leader nila to si Miyasa eh. Si Azazel, yung ano naman, yung ma-make up, yung tabak, yung kutsilyo. Taming. Ito naman si Miyasa, yun ang ating-anting, yung pagpuputol ng ugat. Ito si Barakel naman, o si Armoros, ito naman yung paglutas ng mga engkanto, Barakel. Ah, siya yung ano, siya yung naggagamot sa mga iningkanto. Hmm. Yung mga kinulam. Oh, kinulam siya. Nagturo ng panggamot sa kulam. Oh, kita mo, yung mga ginawa ng mga fallen angel. Kaya pala mayroong naga, ano, na naingkanto, tapos may manggagamot na gumagamot ng iningkanto. Ah, tuloy, basa.
kung paanong ang mga babae ay nabuntis ng mga nahulog na mga anghel at ang kanilang mga anak ay tinawag na nipilim. At bakit nila ginawa ito? Sa Genesis Kabanata 6, alam natin na ang pangunahing sanhi ng ba dahil sa paglitaw ng mga nipilim. Ang mga anghel na tinatawag na mga anak ng langit ay kumuha sila ng mga babae sa mga anak ng tao para sa sexual na relasyon. Ang resulta ay kakaiba ang kanilang mga anak, tinawag sa mga kasulatan na Nephilim. Ang mga Nephilim ay ang mga higante na hindi likas na pinagmula. Mm. So yan, nakaanak. Pero hindi lang Nephilim ang anak nila. Oh. Hindi lang Nephilim. Ang Nephilim yung sanhi ng pagbaha. Kasi kakain ng tao na to lahat, pati mga hayop, mga isa, kinakain na nila eh. Ngayon, eto, isa. O, basa. Maaari bang magkaroon ng mga anak ang mga fallen angels? Ang mga nahulog na anghel ay paniniwalaang ipinadala sa lupa sa anyo ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay nakipag-asawa sa mga tao at nagbunga ng mga mistiso na bata. Oh. Yan. Anong mga anak nila mistiso, guwapo? Kasi guwapo ang anghel eh. Tisoy. Kung makita mo yung mga tao, mga tisoy, mga anak ng fallen angel yan eh. Haba ng ilong. Oo. Oh. Kilala na dis. Sabi ng iba, bakit sila tisoy tayo mga dapa ang ilong natin? Eh, tayo yung lahi ni Adag ni Eva eh. Sila, lahi sila ng fallen angel. That's why hindi tayo dapat maingit sa kalang guwapo sila. Kasi anak sila ng fallen angel. Guwapo ang anghel eh. Mistiso eh. Pero, pag lumalapit din sila kay Aba Yahawa, itong huling mga panahon na yon, hindi na yan sila. Kahit magpuri pa, hindi talaga, itaboy talaga sila. Ilagay talaga sila sa impyerno. Kasi hindi nga sila anak ni Aba Yahawa. Anak yan sila ng fallen angel. Eh, paano naman tumanggap naman, nagsisi naman? Ano, hindi, hindi talaga. Hindi sila kasama. Hindi talaga sila pwede maano. Ang ibang mga preacher, kahit fallen, kahit mga ano yun, mga serpentine yun, pag tumanggap, ano, patanggapin na lang. Hindi, hindi nga. Malinaw ang sinabi doon ni John the Baptist, kayo mga lahi ng ulupong, akala ba niyo makatakas kayo sa parusa ni Alahayam? Then lumapit ang pabautismo eh. Tumanggap. O, doon sa Bukob Enoch, lumapit, nagpuri na, tumanggap. Eh, mga anak ng mga fallen angel yan, di talaga safe. Kasi ang mga naliligtas kasing elect, nakapangalan na yan sila sa Book of Life, before the foundation of the world pa, nakita yan ni Enoch doon kay Prabuel nagsulat. At yung mga nanganganak lang na bagong anak ng mga Polynesia, walang record yan sa Book of Life. That's why ang may record sa Book of Life, yun ang maniwala. Ang mga walang record sa Book of Life, hindi maniwala. Pero bandang dulo, maniniwala na sila. Magbago na isip na, maniwala na tayo. Sikat na itong Yahawa eh. Yahawa siya, sikat na eh. Doon sila sa sikat. Pero ang bagsak nyo, sikat supoy. Dahil hindi kaya talaga tatanggapin. Itaboy pa kayo ayon sa Book of Enoch. Yan. Ngayon. Ang lahi ng mga fallen angel. Wow, ang guwapo. Ang ganda o. Ang dami yan sa Facebook. Mga gupahon. Mga glandi pa go. Ang ganda ng mga lahi ng mga fallen angel, oh. Eh, anong itsura ang lahi ni Adan, iba? Ito. Inay ko po. Ang lahi ni na Adan at iba, yun. Bako naman. Eh, ano, model yan. Iba lang ang kulay. Oh, iba lang ang kulay, oh. Kasi si Adan, si Adan kasi nilikha siya, ang material ginamit niya galing sa alabok. Kung anong kulay ng alabok, yun ang kulay ng balat ni Adan. Yun ang mga kulay, oh. Alabok ang kulay. Ang kulay natin, ang anghel kasi, galing sila sa apoy. Tingnan mo, oh.
Oh. Tingnan mo. Oh, para apoy ang kumikita mo. Mistiso talaga, mistisa sila. Ah, ngayon. Yan. Ayan na. Ayan na. Ah, basa. Juan 8:44. Kayo ay mula sa inyong amang Diablo at ginagawa ninyo ang kalooban ng inyong ama. Anuman ang ibig ninyo, siya ay mamamatay tao buhat pa ng una at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay wala sa kaniya. At siya ay nagsasalita ng mga kasinungalingan sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama ng kasinungaling. Original Hebrew to ha, gitranslate natin sa Tagalog, ito sa English, basahin ko ha. You are from your father, the devil. You are do the will of your father. Whatever you want, he was a murderer from the beginning and did not stand for the truth because the truth was not in him. And he speaketh lies because he is a liar and the father of lies. Ngayon, si Buano, basa. Juan 8:44. Kamo, gikan sa inyong amahan na ang yawa. Huwag kamo nagabuhat sa kagbutbuton at sa kagbutbuton sa inyong amahan. Bisan unsa ang inyong gusto. Siya usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Huwag wala mo laban sa kamatuuran. Tungod kay ang kamatuuran wala diha kaniya. Huwag siya nagsulti huwag mga bakat kay bakakon siya og amahan sa kabakatan. Translate to Hebrew to Sibuhano. Ito yung original Hebrew Bible ah. Na translate natin to Google Translator. Bakakon na. Salamat sa inyong mga tumutulong sa pagbayad dito kasi may monthly tayong bayaran dito. Pastor Jerry Mayagma, salamat sa tulong. Susunod naman, padala naman si Pastora Corazon Castelio. Kasi, pero mo ha, kasi kung walang bayad kasi, hindi lalabas ang ano eh. Manegosyo talaga to, negosyo. Yung isang ang ano, nakita ko, 3,000 may kit. Pero ma, kamo gikan sa inyong amahan nga ang yawa. Ug kamo nagabuhat sa kabubuto ng inyong amahan. Bisag unsa ang inyong gusto, siya usa ka mamumuno. Sukad pa sa sinugdan ug wala mulaban sa kamatuoran tungod kay ang kamatuoran wala diha kaniya. Og siya nagasulti og mga bakak sa mga kay bakakon siya og amahan sa kababakakan. Tingnan mo yung Google Translator. Ang galing mo translate sa Cebuano. Kuha nila totoong salita Cebuano kahit malalim na salita Cebuano ha. Etong kabakakan. Kabakakan. High-tech na nga ngayon eh. Wala kayang bitis. Oh, high-tech ngayon. Ngayon, tuloy tayo. Ito pa, basa. Basa. Unang Juan 3:15. Ang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam ninyo na sa bawat mamamatay tao, ang buhay na walang hanggan ay hindi itatatag sa kanya. Ito, original to ha. Lali. Hebrew, Filipino, Hebrew, English. He who hit his brother, he is murderer. And you know that in every murderer, eternal life will not be established in him. Itatag. Ngayon, sa Cebuano, basa. Unang Juan 3:15.
siya nga nagadumot sa iyang igsoon, mamumuno ug kamo na sayod nga sa matag mamumuno ang inabuhing dayon dili matukod diha kaniya. Ito yon sa original ha, pero titingnan natin ang version ng ito Good News Bible to, ito King James. Tingnan mo anong version sa Good News Bible ha. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Walang natoko, no? Ibang version, no? Pero parang gano'n na rin. Dito sa, ano, sa Tagalog, sa King James, si Pastor. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. May pagbabago talaga kaysa original. May binabago. Abaya hawa, isyaya hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa.